Magandang araw, no, sa ating lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang mga batayang geografiya sa mapa. Mga longitude naman, no, ang mga longitude ay sila yung mga guhit na makikita sa mapa na nakatayo, no, mula hilaga patungong timog. So ganito. So yan, no? So ito yung longitude at ito naman yung latitude. Okay? So pag pahalang or tinatawag natin na patayo or mali pala, no, pag sinabing pahalang, yun yung mga ano, yun yung mga latitude, no, ng mga linya. Pag sinabing patayong mga linya sa mapa, sila yung tinatawag natin na longitude. So iba pang guhit, no, iba pang guhit ang makita sa mapa. Mayroon yung special na guhit latitude, no, yung Ecuador, no, yun ay makita sa 0 degree. Okay, na latitude at hinahati nito ang globo sa mapa sa hilaga at timog. Yun na, yung na mga prime meridian ay makikita sa 0 longitude, no? So hinahati niyan yung mapa sa silangan at kanluran. Yung international dateline, no, ay makikita 180 degrees, no, longitude. Okay, so yung international dateline na yan, no, dyan yung ibinabatay ang persa at oras ng mga bansa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Once na ito yung international dateline, no, once na ito yung internet, hindi na nakita dyan, no. So ito yung international dateline, no, pag tumawid ka sa kabila, yung petsa, yung pag-alis mo dito, yung punta tatawid ka na doon, yung petsa ay iba na. Okay, siguro delay ng isang araw or advance ng isang araw yung pupuntahan mo, or sa oras din, no, baka mas una or mas advance tayo dito, tapos late yung ano mo, or yung gap ng oras ay nasa mga isang oras yung pupuntahan, no. So hindi yan yung kaya naman, iba-iba yung oras sa bawat bansa, lalong-lalo na pag tumawid ka ng international dateline, no, papunta sa mga European countries sa West. Okay, so may dalawang pulo, no, ang hilaga pulo na makita sa 90 degrees hilagang latitude at ang timog pulo na makita sa 90 degrees. Yeah, so yung mga rehiyon na nakapalibot sa hilaga pulo ay tinatawag na kabilugang Artiko, no. So yun na yung naman tinatawag yung ano, yung isa yung sa Antarctico, no, yung kabilugang Antarctico, na kung saan yung mga nakapalibot doon sa timog ang tawag doon ay tinatawag na Antarctico, no. Yung nasa hilaga ay tinatawag na kabilugang Artiko, no, or tinatawag na ano, Arctic Circle at Antarctic Circle. So yung tropiko ng Cancer, no, ay makikita sa 23 and 1/2 degrees, no, hilagang latitude, no. Yung Tropic of Capricorn naman ay makikita sa 23 degrees and 1/2 timog latitude, no. So makikita sa pagitan ng dalawang tropiko ay ang tinatawag na Riyong Tropiko, kung saan ang mga bansang kabilang dito ay nakaranas ng klimang tropikal, no, pareho sa atin, no, sa Pilipinas, no, nang asakop tayo ng Riyong Tropiko. So pag sinasabing Riyong Tropiko, dalawa lang yung ano diyan, no, ulan at init. Tagulan sa kabilugang Artiko ay makita naman sa 66.1 degrees, no. So hilagang latitude, habang ang kabilugang Antarctico ay makita sa 66.1 degrees, no, timog latitude, no. Ang kapagitan ng kabilugang Artiko tropiko ng Cancer ay ang tinaguring hilagang rehiyong katamtaman. So yun yung tawag doon. At sa pagitan ng kabilugang Antarctico at
At ng tropiko ng Capricornio ay tinatawag na timog rehiyong katamtama, no? Kumpara sa rehiyong tropiko, mas malamig ang klima sa mga lugar na sakop ng dalawang rehiyong ito. So, mas malamig yung mga klima dyan, no? So, kumpara mo doon sa tropical region, no? Sa rehiyong tropiko. Yun lamang. So, hoping na marami kayong natutunan, no? Sa ating aralin ngayon. At maraming salamat sa inyong pakikinig.